Dati, pinapangarap lamang ni Patricia na maikasal kay Leonard. Pero ngayong asawa niya na ito ay wala siyang ibang inisip kung papaano niya ito hihiwalayan. Wala kasi siyang mahanap na dahilan para gawin iyon sa kanyang asawa. Wala itong bisyo. Hindi mabarkada, walang babae at kahit kailan ay hindi niya pinagtataasan ng boses si Patricia. Ang lahat ng kinikita ni Leonard sa trabaho ay isinusulit niya sa kanyang misis at hindi nagde-demand ng kahit na ano. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin masaya si Patricia. Pakiramdam niya ay mayroong kulang, ngunit hindi niya malaman kung ano ito. Sa totoo lang, bored na siya sa kanyang buhay dahil paulit-ulit na lamang ang nangyayari. Wala nang kilig ang kanilang relasyon. Normal lamang ang lahat at wala man lang thrill. Patricia, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi mo ba alam na maraming babae ang gustong makapag-asawa ng tulad ni Leonard? Wika ni Grace sa kanyang kaibigan. Kung nabuboard ka, edi subukan yung magkaanak. Siguradong mawawala yung pagkabagot mo. Dagdag pa nito. Ayoko nga magkaanak sa kanya. Naiintindihan mo ba ako, Grace? Alam mo, mayroon sa kumpanya namin ang natitipuhan ko. Si Tristan. Gwapo, matalino at talagang crush siya ng mga kababaihan. Ibang-iba siya kumpara kay Leonard. Pagpapaliwanag ni Patricia. Hindi naman maunawaan ni Grace ang kanyang kaibigan. Dati kasi ay mayroon siyang asawa pero hindi naging maganda ang kanyang karanasan at ayaw niyang maulit pa iyon. Lagi itong nasa party kasama ang mga katrabaho at lahat ng kinikita niya ay para sa kanya lang. Ilang taon tiniis ni Grace ang ganoong pag-uugali ng kanyang asawa. Pero isang araw ay talagang naubos na ang kanyang pasensya kaya pinalayas niya ito sa kanyang apartment. Kaya nga hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagtrato ni Patricia sa asawa nito na kung tutuusin ay dream husband ng maraming kababaihan. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan si Leonard ay ikinikwento niya kay Patricia kung ano ang nangyari sa trabaho maghapon. Subalit, biglang nagsalita si Patricia at sinabing, "Leonard, pagod na ako sa ganitong buhay. Paulit-ulit na lang. Gusto ko nang maghiwalay tayo." "Meron ka bang iba?" Mahinahong tanong nito. "Wala naman, pero sigurado namang makakahanap ako." Naiinis na sabi ni Patricia sabay irap. "Pagod na ako, Leonard. Nakakasawa na yung ganito. Gusto ko namang makaramdam ng ibang emosyon. Hindi tulad mo, wala man lang akong maramdaman. Tulad ngayon, kung sa ibang lalaki yan ay sisigaw na, magwawala at ihahagis ang mga gamit. Pero ikaw, nakaupo pa rin at nakatahimik lang." Magsasalita pa sana si Patricia nang biglang tumayo si Leonard. Inihagis niya ang plato bago lumabas ng bahay. Padabog niya rin isinara ang pinto. Noong mga sandaling iyon ay napaiyak na lamang si Patricia sa kanyang mga nasabi. Mula ng gabing iyon, hindi na muling bumalik pa si Leonard at makaraan lamang ang ilang araw ay natanggap ni Patricia ang divorce papers. Kaagad niya itong pinirmahan nang sa gayon ay tuluyan na nga silang maghiwalay. Matapos noon, namuhay si Patricia ng naaayon sa gusto niya. At syempre, ang una niyang ginawa ay ang akitin ang kaopisinang si Tristan. Ilang gabi ring may nangyari sa kanilang dalawa, kaya iniisip ni Patricia na gawin ng opisyal ang kanilang relasyon. Kaya naman, napagpasyahan niyang magtungo sa apartment ni Tristan upang sorpresahin ito. Bumili siya ng bagong bestida at naglagay ng lipstick na pula. Nagdala rin siya ng isang boteng champagne bago sorpresahin si Tristan. Habang nasa biyahe ay nai-imagine niya kung ano ang mga mangyayari sa gabing iyon. Subalit, nang kumatok siya sa apartment nito ay bumungad roon ng isang batang babae. Napakunot ang noon ni Patricia. Tama naman ang address na pinuntahan niya pero bakit may bata? "Nandyan ba si Tristan?" tanong niya rito. Naglakad ang batang babae patungo sa sala bago sumigaw ng, "Daddy, may naghahanap sa'yo." Mula roon ay lumabas si Tristan. At sa itsura nito ay halatang nagluluto siya ng hapunan.
Nang makita niya si Patricia ay kitang-kita ang galit sa mukha nito. Isinara niya ng malakas ang pinto nang hindi man lang kinakausap si Patricia. Noong mga sandaling iyon, pakiramdam ni Patricia ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Habang naglalakad sa kalye ay hindi niya maiwasang magalit sa kanyang sarili. Hindi niya lubos maisip na isa siyang kabet. Mayroon palang asawa at anak si Tristan pero hindi man lang niya ito inalam. Papaano na lang kung naroon ang asawa nito? Siguradong magiging dahilan pa siya ng pagkasira ng isang pamilya. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa kanyang katangahan dahil sa nagawa. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina ay pinagtitinginan siya ng mga empleyado. Nalaman niya rin na sinesante siya ng kanyang boss at hindi niya alam kung anong dahilan. Sinubukan niyang magpaliwanag pero wala nang gusto pang makinig sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi kunin ang kanyang mga gamit at lisanin ang opisinang iyon. Bago siya umalis ay nakita niya si Tristan. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Makaraan ng ilang buwan, wala pa rin nahahanap na trabaho si Patricia. Halos maubos na ang ipon niya. Mabuti na lamang at natanggap siya bilang assistant teacher sa isang private school. Maliit lamang ang sahod pero kahit papaano ay masaya na siya dahil meron na siyang panggastos. Lumipas ang dalawang taon, nakilala niya naman si Bernard, ang school security guard. Noong una'y inaasar-asar lamang siya nito. Nagmula sa probinsya si Bernard at nagre-renta lamang ng maliit na apartment. Nagpa-part-time job din siya sa furniture factory tuwing Sabado at Linggo. Mabait si Bernard at palagi niya ring binibigyan ng mga chocolate at bulaklak si Patricia. Agad nahulog ang loob ni Patricia sa gwardiya at hindi nagtagal, napagpasyahan nilang magsama sa iisang bubong. Sa mga unang buwan ng kanilang relasyon ay sweet naman ito at mabait. Pero hindi nagtagal, nagbago na ang lahat. Palagi na itong nakasigaw at madalas ay nakautos kay Patricia. Laging may komento sa luto niya maging sa amoy ng mga damit. Panereklamo nito sa maraming bagay, samantalang wala naman siyang binibigay na pera. Madalas pa nga ay pera ni Patricia ang nagagastos para ibili ng grocery at iba pang mga pangangailangan. Ilang beses na siya sinubukang palayasin ni Patricia pero sadyang makapal talaga ang mukha ni Bernard. Ayaw niyang umalis sa apartment na iyon dahil komportable siya at wala pang pinoproblema. Free accommodation na tapos libre pa kain at paglalaba. Napansin ni Patricia na sa nakalipas na taon ay lagi siyang stress at hindi na naaasikaso ang kanyang sarili. Hindi niya na nabibili ang mga gusto niyang bilhin tulad ng masarap na pagkain, make-up at damit na dati naman ay hindi niya pinoproblema. Ngayon, naramdaman niya ang iba't ibang emosyon na dati hinahangad niya, pero hindi siya naging masaya. Isang araw, bigla na lamang may kumatok sa kanyang apartment, isang matabang babae na medyo may edad ng kaunti. Nagpakilala ito bilang asawa ni Bernard. Nag-iskandalo ang babae. Mabuti na lamang at nagawa ni Patricia ng paraan upang mapaalis si Bernard at ang asawa nito nang hindi siya nadadamay. Kinagabihan, pinapalitan niya kaagad ang mga kandado ng pinto at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatulog siya ng mahimbing. Nang mga sumunod na araw ay masaya siyang namasyal ng mag-isa. Tahimik ang buhay at walang ibang iniisip. Ngunit, hindi pala magtatagal ang kasiyahang ito. Isang umaga ay na-realize ni Patricia na siya ay nagdadalang tao at si Bernard ang ama ng bata. Nabuntis pa ako ng walang kwenta at buisit na lalaking yun? Naiinis na wika ni Patricia sa kanyang sarili. Noong mga sandaling iyon ay bigla niyang naalala si Leonard, ang mabait, tahimik at mapagmahal na asawa. Bakit ba kasi hindi ko naisip noon na napakaswerte ko? Bakit hindi na lamang ako nakontento sa kanya? Sa halip ay humana pa ako ng iba. Naluluhang tanong ni Patricia sa kanyang sarili. Napagpasyahan niya ring huwag nang ituloy ang pagbubuntis, kaya noong umagang iyon ay nagtungo siya sa klinik. Medyo marami ang nagpapacheck up kaya inilista niya muna ang kanyang pangalan at contact number. Matapos noon ay uupo na sana siya nang biglang mapansin si Leonard. May binabasa itong dokumento. Lalapitan sana siya ni Patricia upang tanungin kung ano ang ginagawa niya roon nang biglang
Lumapit ang isang buntis na babae at hinalikan si Leonard. Magkahawak kamay silang naglalakad nang mapagtanto ni Patricia na ang babaeng buntis ay walang iba kung hindi ang kanyang kaibigan na si Grace. Grabe naman, nawala lang ako ng ilang taon tapos yun pala may balak ang akitin ng asawa ko. Naiinis na wika ni Patricia. Kaagad hinawakan ni Leonard si Grace papalayo kay Patricia sabay sabing, "Ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito, Patricia. Kaya wala kang dapat nasisihin kung di ang sarili mo." Matapos noon ay umalis na ang mga ito, naiwan si Patricia na nakatayo at hindi na malayang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Hindi na siya nakapagpa-check up, bagkos ay mas pinili niyang umuwi na lamang ng bahay. Pakiramdam niya ay nag-iisa na siya sa mundo. Hindi niya magawang kumain at kumilos ng maayos. Lumipas ang dalawang araw ay napagpasyahan niyang maglakad-lakad nang hindi alam kung saan pupunta. Sumapit na ang gabi ay naroon siya, nakatayo sa tulay kung saan walang pakialam ang mga taong dumaraan. Unti-unti siyang umakyat at balak tumalon. Gusto niya na sanang wakasan ang buhay niya pero napatigil siya nang biglang marinig ang isang tinig. Isang katangahan kung wawakasan mo ang iyong buhay sa ganitong paraan. Dapat hindi ka sumuko sa buhay. Ano bang alam mo sa buhay ko? Sigaw ni Patricia. Nang lumingon siya ay nakita niya ang anino ng isang lalaki. Muli itong nagsalita. Hindi ko naman kailangang malaman kung ano ang pinagdadaanan mo. Mabuti ka pa nga, bata pa. Maganda at siguradong may pag-asa ka pang magkaroon ng magandang buhay. Hindi tulad ko. Muling napatingin si Patricia habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ikinuwento niya sa lalaki ang mga pagkakamaling nagawa niya at ngayon, buntis siya at walang kikilalaning ama ang bata. Lahat tayo ay may kanya-kanyang problema. Tulad ko na marami ring pinagdadaanan. Pero alam kong hindi solusyon ang pagkitil sa sarili kong buhay. Huwag mong takbuhan ng problema. Matuto kang harapin ito dahil ito ang naging bunga ng iyong mga desisyon. Ako nga pala si Dave. Pakilala ng lalaki. Noong araw na iyon ay naging karamay nila ang isa't isa. Siguro ay paraan ito ng Diyos upang magtagpo ang kanilang mga landas. Makalipas ang 5 taon, masaya nang namumuhay si Patricia kasama ang bago niyang asawa na nakilala niya sa tulay. Magkatuwang nilang pinapalaki ang batang babae. Masaya silang namuhay sa kabila ng mga problema at pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Nanatili silang matatag at nagmamahalan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ilang beses man tayong magkamali, paulit-ulit man tayong madapa ay patuloy din tayong lumaban sa buhay. Matuto tayo mula sa pagkakamaling iyon at gawing daan upang mas maging mabuting tao. Lagi nating tatandaan na ang bawat desisyon na ating ginagawa ay may kaakibat na responsibilidad. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.